Magandang umaga mga kapitbahay. Pag-uusapan natin ngayon kung paano mag-layout ng palitada. Basic lang naman kung paano mag-layout ng palitada. Ayun. Para sa kaalaman ng mga nagsisimula o paano i-layout ng matino, maayos ang isang palitada. Una-una, alamin natin kung ano yung possible na kapal. Pero standard natin 1 inch ang thickness. Yung iba, sabi nila kung kaya ng medya. Pero standard natin 1 inch. Kaya 1 inch natin ililayout yung kapal ng palitada. Basically, kung rectangle yung lalagyan, pader, kagaya nito, okay, magpapako lang tayo ng maglalagay tayo ng pako. Magpapako tayo sa possible na malalatagan ng palitada. So, may pako tayo dito, may pako doon sa kabila. Ayan. Tapos may pako na isa doon, sa kanto doon, tsaka dito sa taas. Ngayon, pagkapako niyan, lalagyan na natin ng tansik. Para alamin yung possible na walang sasabit o minsan may asintada yung mason natin na buntis. So, magamitan natin ang hulog. So, yung hulog naman, syempre, mayroon yun pabigat o yun yung hulog o plumb bob. Ayan yung tansi natin. Nakapit sa taas. Ngayon, hindi yan hinuhulugan na hulog kung ano yung gusto mong sukat. Eh doon mo ilalagay yung hulog. Baga, maglalagay tayo ng hulog, sasabit natin sa taas. Ngayon, susukatin natin kung ano yung possible na may susukat. Ito, may metro tayo. Ayan. Kung nag-set ka, limbawa, ayan, nag-set tayo ng 2 inches. Ayan, 2 inches. May dapat doon sa baba, 2 inches din. Oh, kaso ang laki. Ha? So, doon sa baba, mayroon na tayong 7 cm na. Kulang 3 inches na. Oh. So, dyan natin makikita na may diferensya yung pader. Medyo lumiyad doon sa taas. Ngayon, babalik ka doon sa 1 inch na pinag-uusapan natin na thickness doon sa pader. Oh, anong ginawa dito dahil medyo lumiyad doon sa taas. So, ni-reduce na yung palitada sa taas. Dito sa baba ngayon ang medyo malaki. Para ilagay yan sa hulog, syempre dapat pareho yung so, kanina, sabi ko nga maglalagay ng tanse. Ito 'yon. So, nandito ngayon yung hulog natin. Dapat, para makikita mo na tama sa hulog yan, pareho yung clearance na ilalagay mo base sa hulog, pareho yung clearance. Halimbawa, ito, 1 1/4 mula sa hulog papunta sa tanse. Pagdating din doon sa taas, dapat 1 1/4 din. Yan. Yun yung sistema ng paglalagay sa hulog nung nilalagay na tansi. So, base sa layout, ayan yung layout ng mason natin. Dun sa taas, manipis. Dito sa baba, malaki. Yan natin makikita na nasa hulog yung palitadang gagawin niya. So, yun lang, mga kapitbahay. Para sa topic kung paano mag-layout ng palitada na nasa hulog.